Good morning! Welcome to Margie Lesson Channel. So today's video guys, I'm gonna show you how to set up our bongsod. Marami po talaga napatanong kung paano po namin sinisit up ang fishing net namin, kung paano po namin tinatrap yung isda. Ito po yung unang bongsod namin na malapit lang po sa bahay. Actually, dalawa po talaga sila para the more bongsod, the more fish po, nandun po yung pangalawa. Nabanggit ko po, we spend around 100,000 roughly to set up this bongsod. Ito po yung fishing net natin na nilalagay po natin doon sa dagat. So, nung binili po namin ito, as in net lang po talaga, makikita po natin may mga kahoy dyan dahil kailangan mo yan ipatrabaho, kailangan mo kasi nilalagyan ng kahoy para naman po very strong pagtusok natin doon sa dagat. At ito po ang maging itsura ng fishing net once ma-set up po natin sa dagat. So syempre may mga processing po yan para maging fishing trap, hindi makalabas yung isda. Ito po siya kahaba. Marami po kami nito. Isang roll lang po ito ang kahaba, more than 2 meters. Mga more than 1,000 pieces po ito karo. So ayan, makikita po natin marami po ditong kahoy na nakatusok. So binibili din po ang kahoy, tag 6 pesos each. Napakamura lang po, pero kailangan po namin ng madami. Imagine kung more than 1,000 pieces po yung rolls. So kailangan po talaga, madaming kahoy ang bibilhin mo. Maybe mga more than 2,000, 3,000 gamitin po natin. Tapos po, ang pagtahi. So, there is a lot of involved cost po talaga ang bongsod. Nagbabayad po talaga kami ito sa trabahante. Bawat one roll po ay 75 pesos each. So, imagine we have more than 1,000 pieces of rolls of this. We have to pay 7,500 something. Plus, may mga maintenance po ito. Kasi yung mga kahoy na ginamit natin, it doesn't last long. Hindi ko rin po nabanggit, gumagamit po kami ng haligi. Bawat haligi or bawat kahoy nito ay binabayaran po namin ito mga 15 or 20 pesos each. Ang dami po talaga na ginagamit namin ito. Kasi ito po talaga ang magpapatibay sa fishing net natin. So guys, tara, I'm gonna show you how to set up the bongsod. Tara po, pasok po tayo sa ating bongsod. Ito po yung entrance. Nandito po yung kuya ko, tatay ko, at saka si Uncle Ray. Tutulong po sila pag sit up ng bongsod. Actually, na-sit up na po talaga to. Kaya palagi po tayo nang huhuli ng isda. Pero ngayon po, ililipat po natin ng bagong area ang aming bongsod para makita nyo rin po kung paano po i-sit up ang aming bongsod. So Dave, this is how we sit up our bongsod. Ayan, mahaba to. This is very long, honey. Yeah, so dito magaguide yung isda. Ito po talaga ang nagpapa-invite ng isda. From the end, mawawala kasi talaga yung isda dito pag pumasok na sila until matrap na sila doon sa very end na talaga. Hindi na sila marunong lumabas. Marunong silang pumasok pero hindi sila marunong lumabas. Ito yung mga sticks na sinasabi ko po na itutusok po natin. Ito guys, oh. Ayan. Ito po talaga ang magpapatibay ng fishing net. Otherwise, mapapalid lang po yung fishing net without this. First ay tinatanggal po muna namin yung mga kahoy na nakatusok na po sa dagat. So dito niyo po ma-realize, having a bongsod, hindi madali. It's very hard job bago po kami magkaroon ng bongsod. So ang ginagawa namin ngayon ay tatanggalin po muna namin ang mga fishing net. Kasi as I mentioned, ililipat po natin ng area ang fishing trap namin. Actually, malapit lang din po dito sa bahay namin. Ginagawa lang namin ito during low tide. So marami po talagang fishing net tsaka mga haligi na kailangan pong tanggalin. Tanggalin namin siya and later, opposite lang ang gagawin natin. Isi-sit up natin ulit ang fishing trap. Kailangan talaga namin magmamadali kasi feeling po namin ang bilis lang po mag-high tide. Plus, sa isang bongsod lang po ito, yung isang bongsod ay hindi pa po namin nasimulan. So ayan guys, kami ni David nandun lang sa unahan, tinatanggal namin yung mga fishing net. Nag-start po kami pagtrabaho around 9 AM and I believe mag-start po ang high tide around 12 to 1 PM. It's about 4 to 5 hours bago po siya matapos at 5 tao po ang nagtatrabaho. And I'm very proud to my husband from being supportive and from being very helpful. Even though hindi niya masyadong nag-gets yung ginagawa niya kasi wala siyang masyadong idea sa fishing, pero tumutulong po talaga siya.
Kailangan working as a team po talaga ito. Oh. As in, bawat tao may kanyang-kanyang task. Tingnan niyo po si tatay nandun lang sa likod. At kami ni David, as in, nagtutulungan talaga kami. As usual, sa hirap at ginhawa, dapat support lang each other. Masasabi ko, mahirap po pala talaga mag-sit up ng fishing trap. It is takes time, a lot of effort talaga, and patient po talaga is the key. Mainit po siya. We all know naman talaga na mainit sa Pinas. Plus, basa talaga kayo for many hours. And sometimes, we never know yung inaapakan namin, baka ano na yun. Ini-insert ko po itong maliliit na kahoy sa net to make sure na secure po siya, baka mag-floating away. Makikita nyo po, nilalagay ko na nga po sa likod ko. Makikita nyo po ito mamaya kung saan po natin ito gagamitin. David, na yung taga-bit-bit doon. Tell me where you want it. That's where you put before. Very strong and honey, because just put it down there, honey. Okay. Yeah, kasi ibabalik lang din natin to. Okay, it's good? Yeah. Okay. Oh. We have to hurry because it's high tide soon. Yeah, ginagawa lang namin to during low tide. Pag high tide po, hindi po namin to magagawa. Mahirap po. Mahirap, hindi namin matusok yung kahoy dito sa ano, under the water. Get this one? Yes. No, 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 that's later. This one first, we're gonna roll it first. I remember when I was young, we don't own a bungsod because we cannot afford. And bata pa lang po talaga ako, pangarap ko po magkaroon ng bungsod yung tatay ko. Dahil binubuhay po kami ng tatay ko sa pangingisda, kaya yun ang naging inspiration sa na gusto ko talaga makabili kami ng bungsod balang araw. For many years, hindi ko alam ang takbo ng buhay ko. Nakilala ko si David, nakapunta ako ng Australia, nakapagtrabaho ako. Hindi ko talaga kinalimutan yung pangarap ko na makabili kami ng bungsod. I got it. Got it. I have to pull it from the bottom. Give it to me. Yeah. Kasi baka hindi mo to pwede bitawan, baka mawala, magpo-floating, oh. So, ito, lagay natin dito. Just wait, honey, there's one more. Pairs of oil para sa ano yung mga steak. Ito po ang ginagamit namin pang lock para po magkadugtong-dugtong ang mga fishing net bawat roll. Tingnan nyo po, ganyan po siya mag-lock. So ngayon, tinatanggal po natin yung mga lock dahil ililipat po natin ang ating fishing trap. Mamaya, ibabalik lang din natin. Backward a bit. Yeah. Ah! What is it? Insect. Yung mga insekto po sa kahoy. Kailangan mo to itusok. Hindi mo yung tusukin, masisira yung ruling natin. You bring this one to tatay. Yeah. Good boy. Mabigat yan. So na lang magbitbit. So while yung asawa ko nagbitbit, tanggalin din natin to para mas madali. Woo! Nandisturbo na kami, crab. Daming baby crab. Very slimy. You shake it, shake it. You just have to do this, honey. We shake it, shake it. Drop it. Just drop it there. Just there. We never know what's under the water. Panay apak lang tayo dito. Honey, you are very clean. What? Your wetsuit's very dirty. It's muddy, isn't it? This one, it's muddy. Yeah. Very slimy. There's one more here. There's more, honey. Look at the crew, honey. Yeah. Looking for fish. Yeah. I didn't know crows caught fish. In Australia, nasa highway yan kasi maraming, there's a lot of dead kangaroo. Yeah. Just wait, honey, just wait. Oh, I saw a baby, ano, the baby crab, it's crawling in your hat. There's a lot of baby crabs under your hat. Really? Look, look, look. Just wait. Yeah. Oh, they're so cute. Look, honey. Yeah.
Look! Ah, oh, there's so many. Yeah. We're disturbing them. Oh my god, I just turned around, turn around! Another one. There's a big one. Can I get it off? Ah, so... Oh, it's in your bum. Yeah. God bought me. Do I have it? No, you don't. You must like the witch suit. Yeah. The crow it, hey. Bumibilis na yung asawa ko. Tingnan nyo, oh! 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 Bumibilis na sa tayo! Hi, you're getting faster? Yeah. Wow! High tide's coming. High tide is coming! Hurry up! Hurry up! High tide is coming! Hindi na tayo makatrabaho nito. Mabuti, marami tayo. Maraming nagtutulungan. Pull it, honey. Good job. Give it to me. I have to remove down here. Malapit na po tayo matapos. Transfer po natin doon sa kabila. Oh. Nilalagay na po ni Kya Junjun at ni Tatay yung mga kahoy na tinatanggal natin. Ito po yung haligig. Tinatransfer po nila doon. Tapos, yung mga tinanggal naman po natin na net, doon po natin doon i-transfer. So, pinoform na po nila. Oh. Kahoy yung trap. Honey, you right? I hope sa lahat ng nanonood ngayon ay marunong po tayo mag-appreciate sa lahat ng fisherman, sa lahat ng mangingisda. Suportahan po natin silang lahat, lalo na po pag mga lokal, kapitbahay natin, kabayan natin. Suportahan po natin sila, bilhin po natin yung isda nila kung meron po tayong pangbili. At wag na wag po tayo maging judgmental na sabihin, eh taga-binta lang yan ng isda, mangingisda lang yan. For more information, without them ay hindi po tayo makakain ng mga fresh na isda, fresh seafood. Para sa akin, I don't mind tawagin lang ako ng taga-binta lang ng isda because we all work hard for the same reason, para mabuhay, para makasurvive. Now, Dave, we're gonna put the net now. Okay. It's opposite now. Before, we're removing the net. Now we're putting on now. Okay. Over here. That's right, honey. Yeah. You have to make sure it's tight. Yeah. Yeah. What? And pull it. Magpapalak. Give me one more lock, honey. And we've been working for nearly 4 hours and high tide is coming. So ngayon guys, na-realize nyo na bakit kailangan naming bantayan ang fishing net namin. Kasi after all, working hard to set up the bungsod is may nangunguha po kasi sa amin ng isda. So it's a bit unfair naman, linis lang sila, kuha lang sila ng isda. Kami yung ano talaga, nag-working hard and we have to spend money. So, kailangan talaga bantayan namin. Ayan guys, so ito na po yung nilagay namin ni David slowly. Hanggang dito yan. Hanggang dito yan. So, half pa lang po ang nalagay namin ni David. Tapos, pupunta yan dito. Dito. So, mahaba talaga. Dito. Hanggang dyan po. So, maya-maya, matapos na po yan namin ni David. Mataas po to. Sa isang area pa lang po to guys. Mag-ano pa tayo dito, maglagay pa tayo dito another trap kasi continue po kasi yung trap pagpasok ng isda. At finally, ito na po talaga ang last na tatanggalin natin ng mga net. Meaning, malapit na rin po kaming matapos kasi as in, parang ang lamig na din pero smile pa rin si Marie. So, ganyan lang po talaga pag magtrabaho kayo, i-enjoy mo lang. I think I got wound. Natusok ata ako ng kahoy. Sa kahoy. Hello, Mr. Grovy! Sorry! Hindi na kayo madisturbo pag maanong na namin to. Go, keep pushing there. Okay.
High tide na naman, oh. Ano eh? Parang nag-high tide na dito. Is it coming up? Okay, go. But bring this one to Tatay. Yeah. Pumasok sa tinga po. Oh my God! Maliit pa naman yun. Ayan, malapit na po tayo matapos. So, ito po yung entrance. Pag high tide na po, dito po talaga ako nagda-dive. So, dito po kami nagsimula ni David. Nag-ayos ano, ng fishing net. So, dito tayo papasok. Mas madali po makita pag low tide. Pag high tide ko, dito ako lalangoy. And dito din po pumapasok yung isda. Dito po sila natatrap. Ayan, lahat po yan. Wala po silang kalabasan. Tapos, dito pumupunta yung isda. At the end, meron po dyan circle. Doon po talaga ako namamana kasi doon po talaga natatrap yung isda. Malapit na po kami matapos. Tara guys, pa-high tide na din po. Kanina yung tubig, pag ganun lang yun. Tingnan nyo, oh. Pa-hips ko na. So, ito na po yung mga natapos namin ngayon. Ito na po yung final. Final na po yan dito. Yung asawa ko po guys, nandun pa. Baka may boat. What happened? May sugat. Got wound. Oh, really? From mistake? Hindi, from the rocks. Oh. Need to buy water shoe na. Wala kasi dito mabilhan sa Siargao eh. Brave shoes. And it is really high tide na po talaga. Tingnan nyo po as in parang paulo na po ng asawa ko. And we're still working. We are still removing all the sticks. Sana nga po matapos namin to ang nasimulan na po naming trabaho. Kasi gustong lahat mag-continue. Gusto po lahat na matapos na po itong isang fishing net namin. So si David po talaga, tudukayod po talaga siya. Happy naman po siya kasi sabi niya, at least it's something ano, may ginagawa siya rather than nothing. Kasi yung asawa ko talaga, sanay na sanay po talaga yan. Yung palagi talaga siya magtatrabaho, yung palagi siyang busy. Malapit na po tayo sa bahay. Transfer po namin, mas malapit sa bahay yung ano, yung bungso, yung fishing net. Dito na po yung final natin. Kung saan nakatayo si tata, dyan na po yung ano, fishing trap talaga, kung saan papasok ang isda. At ito na po ang final trap. Isi-circle na lang po namin itong net sa final trap po talaga kung saan papasok yung isda. We are so happy na malapit na po matapos kasi as in makikita nyo po, super high tide na po talaga. But at least, ayan, finally po nagpa-circle na po talaga yung fishing trap. Ayan na po, yan na po talaga yung final po yan. Ay, nahuli tayong isda pa rin kahit bagong ano pa lang yung bungsod, honey. Good fish. Yes. Ang lalaki po. So nice, three fish. Nice fish. Look. Yes. One for you. Thank you. Ang laki. Umasok po siya. Bagong pasok pa lang po to. Dalawa. But I don't know what anong tawag isda na to. Pero ang alam ko, mas taba to. Nakalimutan ko na yung pangalan to. Look. Pang isang crabs, napasukan po kami agad ng malalaking isda. Oh
my God, mataba to, honey. This is very fat fish. Yeah. Let's cook it for our dinner. Yeah, we're gonna eat it. We're gonna eat it. This is very yummy, honey. Yeah. Very good fish. Pretty big, hey? Yeah, it is. Straight away, we already have a fish. Just hit up our bung soon and we got the fish already. That's a good sign po. Bagong sit up pa lang yung ano namin, fishing net. Napasukan agad ng isda. Tara, honey, let's go. Look at this. Oh, wow. The perks.